Ako po si Vincent, ang tagapangulo ng Anakbayan UPLB at parte rin ng Save Laguna Lake Movement. Para sa mga mamamayan sa tabing lawa, ang lawa ng Laguna ay hindi lang basta lawa. Ito ay malaking parte ng kanilang buhay. Dito nila kinukuha ang kanilang panggastos sa pang-araw-araw. Dito nila kinukuha ang kanilang pangmatrikula para sa kanilang mga anak. At dito nila kinukuha ang kanilang hanap buhay. Sa nakaambang pagtayo ng Laguna Lake Expressway Dike Project ay nanganganib ang lahat ng ito. Kasama na ang kanilang mga bahay dahil sa mga nakaambang demolisyon sa paligid ng lawa. Ako po si Joel Purbus po. Hindi po kasang-ayon sa sinasabi nilang project po. Maraming magugutom dyan. Wala na kami ibang anabuhay. Tsaka dyan na kami maasa sa dagat. Ako po pala si Digno de Rosario, lehitimong taga-barangay Tadlac. So nakakalungkot isipin na sisirain lang talaga nila ang lawa na ito. At talagang papatayin na nila talaga yun. Wala na talagang paghahanap buhaya ng mga isda sa parte na yun. At malaking kawalan sa mga mangisda na nakatira sa baybay lawa. Higit sa lahat, sa sulad namin talaga na dito lang umaasa. Dagdag din pahirap yun, siyempre. Eh, dito, halimbawa, nasanay ka na rito, established na ang bahay mo, tapos eh, bigla kang lilipat, gigibay ng bahay mo, wala namang perang ibibigay ang gobyerno na sapat para magawa mo rin yung ganung bahay mo. Pag ano, ito ginabang kalsada, kami, bakit kami napalas dito, ganun. Mahirap. Wala kaming malilipatan. Ito naman daw, wag matuloy. Kasi mahirap din pag sila walang pupunta na hindi alam nila saan. Hindi natin alam kung ano yung lilipatan ng mga tao dahil marami nagsasabi dyan na sa relocation area ay walang hindi kumpleto, walang kuryente, walang tubig, tapos masikip, maruming lugar. So hindi naman kaayaya sa mga tao at hindi talaga makukontento ang tao sa ganun. Masisira yung karagatan, tapos mawala ng hanap buhay yung mga tao. Ako nga pala si Polly, bahagi ng Anakbayan Tadlac. Nagkaroon na kami ng signature campaign, tapos nag-ikot-ikot na rin kami dito sa Tadlac para makapag-problema sa Save Laguna Lake. Humihingi ako ng tulong sa kanila para sumani po, sumabi sa atin para mas mapalakas pa yung ating tinig. Ako po si Bobit Meneses, kagawad po, isang kagawad ng Barangay Tadlac ng Subanes, Laguna. Ganoon din po ako ang napasa akin ang pamamahala po ng Environment Committee ng aming barangay. Isa pong pangunahing objective ng Task Force Kalikasan na aming itinatag ay ang pangalagaan at bantayan ang ating lawa, ang ating kabundukan at panatilihin at siguraduhin ito yung hindi masisira upang abutin ang ating mga iba pang generasyon. Gusto ko lang po sana pag-aralan mabuti ng mga nakatataas, ng opisyales, ang magiging apekto nito dito sa kapaligiran o mismo dito sa lawa ng Laguna, lalo-lalo na sa mga nasasakupan na mga baryo na magadaanan itong dike na ito. Kaya importante malaman ng lahat na maapektuhan ang bago itong mangyari. Ako po pala si Jill Daniel Caro, ang kasalukuyang punong patnugot ng UPLB Perspective, ang opisyal na pahayagan ng UPLB. At member rin po ng Save Laguna Lake Movement. Kinaanyayahan ko po ang malawak na hanay ng kabataan para labanan ang Laguna Lake Expressway Dike Project.
Tayo pong mga kabataan, ang atin pong mga isyong kinahaharap ay hindi po hiwalay sa mga isyong kinakaharap ng iba't ibang sektor ng lingkungan. Kaya naman po, ang laban para sa Laguna League ay laban din ng buong mamamayang Pilipino kung saan tayo mga kabataan ay may malaking papel na kailangan gampanan. Sapagkat ang laban para sa Laguna League ay laban para sa panirikan at laban para sa karapatan sa hanap buhay. Kaya naman po mga kabataan, kayo po ay aking inaanyayahan na maging bahagi ng Save Laguna League Movement at sama-sama po natin ipanawagan. Sama-sama po tayong tumindig at kumilos para po iligtas ang laban ng Laguna at para po sa ganap na kalayaan ng ating lipunan.